Brilliant. No, not sponsored by Brilliant. Pinakamalakas at lumalakas pa. Wow, pinakamalakas. Charot lang. Sa Mitch May, at isa po siyang karespe-respetong babae. Kilala siya bilang kamukha ni Ogi Diaz. Ay, hindi pala. Si yung Diaz. Alaga dating ni Ogi Diaz. Hi, FK! Hindi ba si Ogi? Ah, si Liza. Liza, Maldives. Ayusin mo. Si Hope ba siya? Dali na, May, tumaas ka na. Go, ikiklik ko na. Ayan, please welcome May Dapla! Buisit ka, Cleo! Akala ko sa'yo si Gomez! Nagulat ako! Cleo, ba't bumabanga ka agad? Nagulat ako! Cleo! Pulang-pulang ako nakita mo siya. Nagulat ako. Ay, nandito ako sa kabila. Oh, tawag ka sa messenger. Ye, room 2 babies. Ay, next time nga, ikikess ko nga kayo mga room 2. Nanghingal ako kay Cleo. Visit ka, Cleo. Kaya siguro inaantay ka yung uma para pag in-unlock ko to, aangat siya bigla. Trip niya siguro yan. In-lock ka yan. Oo, walamang. Ang lakas. Nagulat ako. Nakaganyan siya. Visit. Ay, naaalis na siya. Malaman ang trip na siya. Cleo, bye. I love you. We miss you. So, ayun na nga. Thank you so much sa pag-unlock sa amin, Maida Plaz. Napaka-artista mo naman dito. Ayan, maraming salamat. Ang una kong tanong. Diretso agad doon. May ang hinatulong. Hindi, malakas. Malakas sound niya. Ay, ang ganda ni May. Yes, yes, yes. Kaya nga, pinantay ko na yung kulay na under eyes ko kasi pag umakyat na siya, wala na. Tatapan ko na lang. Wait lang, papatapay lang ako. Si May pa, si alam pa din naman to. Si Belle. May! Laga ko? Oo. Hanggang ngayon? Hindi, okay na. Okay. Thank you, Bianca. Ayan, guys, batiin nyo na si May dahil meron lang tayong isang oras para sa usapang ito. So, hindi ko alam kung saan magsisimula kasi na-miss ko siya. Na-miss ko pa ako. 10 p.m. Yes. Yes, yes. Mamaya ka na mag-promote ng sarili mong live. Kakasimula pa lang, Diyos ko naman. Late ka na nga eh. Pupromote mo pa yung sunod mong live. Nagalit. Ang ganda mo, May. Ang ganda mo. Naglalag ka? Thank you, Maria! Log ko! Ano ba yun? Palitan ko na nga lang guest ko. Charot. Ba't tag ka? Charot lang. Ah, okay na, okay na, okay na. Nag-data na lang ako. Oh, mag-data ka na lang, tama yan. So, ayan na nga. Ayan, kasama natin si May. And, actually, dapat ang guest ko ngayon is si Maureen. Yes. Alam na, sinabi ka. Kapitan lang siya, wala lang siyang choice, oo. Totoo yan, guys, si Belle. Kasi hindi talaga ako yung naisip niyang i-guess. Hoy, magkasunod kayo kasi tinanong ko yung ano. Kasalanan ko ba na si Maurice yung pinili ng mga tinanong ko? Pero kasabi ko, ikaw talaga, dito ka sa Tinkerbell. Kasi nga, maganda yung mindset mo eh. And you know, I'll be beside, aside sa beauty mo. Okay, thank you, Maria. Nalito ako sa aside, beside, behind. Alam mo, bawasan natin yung tatawanan natin kasi sayang. Sorry. Okay, game. Guys, ganito talaga. Okay. So, aside yung tama doon, di ba? Aside. Aside yung pagiging maganda ni May. Alam mo, nagulat ako sa kanya. Kasi, akala ko parang wala lang, parang normal na isip lang siya, ganun. Pero nung nakausap ko nang medyo meron siya.
No, medyo nagiging close ko na siya kasi nga magka-room kami. Ang ganda pala ng ano niya, parang ano siya, open-minded. Aba, networking. Mati ko nang pasukin yun. Hindi, open-minded siya. Tsaka maganda yung mindset niya. Doon kami nag-click. Yung mga ano natin, ang kwentuhan natin about sa mga kung anik-anik. Oo, nung medyo nagiging close na kami, grabe na yung mga pinag-uusapan namin noon. Kung ano-ano na yung pinagtatanong namin sa isa't isa. Oo, kaya doon ko nasabi na trusted siya. Trusted ko. Uy, thank you, Maria! Maria Mercedes, Maria Clara. Thank you. So, ngayon, ang pag-uusapan natin ay... Paano ba? Yung nakalagay din sa title natin. Thank you, Maria. Ano ang kailangan ng isang independent woman? What does an independent woman needs? Kasi kaming dalawa ni May, kung meron man kaming pagkakasunduan na parehas kami ng ugali. Somehow, thank you, Maria. Yun yung gusto namin, kami yung nagdi-decision para sa sarili namin. Ganon, parehas kami, dun kami nag-match. Depende sa sa pinag-uusapan namin. Di ba, May? Mm-hmm. Parang gusto namin ng katulong minsan, pero pag yung pagdidesisyon saka yung sa life, basta gusto namin independent kami. Most of the time, gusto namin, sa amin manggagaling yung decision. Oo. Kaya si May, parehas din kami na gusto namin manirahan ng mag-isa. Yung mga ganun bang simpleng bagay. Ang hida daw ng audio. Mukhang lumapit ka kaya. Hello guys, ayan, narinig ko ako. Kasi dapat magpapaka-ladylike ako sa live ni Belle eh. Kaso, yan, hindi nyo ako naririnig pag nagpapaka-normal ako. So, hi, Bobby! Sigaw mo na, sigaw na lang. Ayan, so, okay na? Oo, okay na. Sa akin, okay naman, malakas naman. Baka mahina yung kanila. So, ang tanong natin kay May, ano ka ba, masasabi mo ba na parang independent woman ka? And why? Para sa iyo, bakit mo masasabi, bakit mo makakonsider yung sarili mo na independent woman ka? Para be like sa lahat ng bagay talaga. In general. Mamaya tayo magdidig in. Wow! Big word. Mamaya tayo magdadive. Sa mga espeto, yes. Siguro ano, sa ibang bagay, or sige, sabihin natin consider na ako as an small independent woman. Yes, small independent woman. Hindi kasi ano, yung pinili kong malayo dun sa pamilya ko, sa kung saan yung comfort zone ko, in order to grow. Wow! English! Loco, in order! Okay, game. Eka! Order. Umorder. Okay, game. Parang yung ganun, para kasi bata pa lang ako, alam mo, nakwento ko yun sa'yo, di ba? Parang, as in bata pa lang talaga, naiingit ako doon sa mga dalaga sa amin na nakikita ko, hinahayaan ng magulang, na ganung edad pala, nung time na yun, ang nasa isip ko, siguro mga ano ako noon, 9 years old, pag ganyang edad na pala, pag ganyan na pala katangka ng babae, hinahayaan na pala mag-desisyon ng magulang mag-isa. Parang ganun. So, nagsimula doon sa ano ko na yun, pag-iisip ko na yun, na gusto ko dumating sa point na pag gano'n na ako kalaki, gano'n na ako kadalaga. Eh, hindi ka lumaki. Ay, so, hindi. Gano'n ka kasi tumanda. Bakit kasi lang yung term mo, tumanda, kapag gano'n na tumanda? Okay, pag tumanda ako, pag nasa tamang edad na pala ako, tulad nila, pwede na pala ako magdesisyon ng pansarili ko. Oh. Papayagan na pala ako ng magulang kung gawin tong bagay na to pag ganito na ako kalaki. Ay, katanda. Gano'n. Okay na tayo doon? Oo, okay na. Yun, kaya doon siya nag-start. So, pagpunta ko ng 19 years old, kung saan mag-aano na ako, magka-college na, doon ako nag-decide, naghumanap ako ng ano, ng doon sa pinakang city namin, sa Bicol, which is yung Naga City. Naga. Yan, naganap ako ng scholarship na ang mangyayari, magiging stay-in. Ganon. Kasi sabi ko, graduate na ako ng high school, so dapat ako na yung nag-decision para sa sarili ko. Kasi never ko pa na-experience mag-boarding house, mag-apartment, ganon. Kahit malayo yung school ko dun sa bahay namin, hindi ko... Pero yun, nasa poder ka ng family.
wala kaming ala-alawans, wala kaming ganun, mga kapatid ko, hindi ganun. Bibigyan ka lang ng pang-arawan na baon, yun na yun. Pero like, alawas mo to ngayong buwan, ikaw nang bahala dyan, basta bibigyan ka, wala kaming ganun. So, mas lalong yung eagerness ko na bumukod. Mas sumindi yun kasi gusto kong humawak ng sarili kong pera, sarili kong oras, ako yung magdedesisyon kung anong oras ako magluluto ng dinner ko, ng breakfast ko, parang mga gano'n. Pero, diba, yung pinanggagalingan mo naman nun, parang sarili mo lang talaga siyang kagustuhan. Parang natutuwa ka lang imaginein yung sarili mo sa gano'ng situation. Hindi naman sa household ninyo may nagpo-push sa'yo na umalis. Kasi, kasi diba yung iba gusto nilang manirahan mag-isa kasi abusive yung family nila. Sa'yo, diba, hindi naman. Ayun, very supportive, di ba? Supportive sila. Pero that time, nung unang beses na sinabi ko yun, ayaw nila. Oo, syempre. Bukod sa nag-iisang babae ako, dun sa naanak nila, ayaw nila talaga pumayag. Kaso, yun nga yung gusto ko. Parang, ang ginawa ko nilang excuse, kasi naging scholar ako, ma. So, kailangan ko talaga nando kasi may mga sideline. Parang, may gagampanan akong trabaho para maging scholar nila. Eh, natanggap ako nun. So, wala silang choice kundi payagan ako. Doon yung nag-start. Pag-aaral naman. Oo. Doon sa thinking na yun, parehas din kami doon ni May. Kasi parang ako, di ba, bunso ako, tapos nag-iisang babae. Tapos may mga instances na parang sabi ko, gusto ko talaga kapag tanda ako. Kasi mga 18, siguro 17, yun ang iniisip ko. Na gusto ko pag tanda ako, once na kumita ako, meron akong sariling bahay, ganun. Yung kahit maliit na apartment lang. Kasi feeling ko kapag doon, mas magagawa ko yung mga kailangan kong gawin, mas focus ako, hindi ko kailangan ligpitin yung kalat ng mga kapatid ko. Yung mga ganun ba? So, sinasabi sa akin lagi ni Mami na ayaw niya kasi parang talo ko pa daw yung mga kapatid ko kasi hanggang pagtanda nila kuya, hindi nila kinaya na umalis ng bahay, hindi nila kaya mag-ibang bansa. Gusto nila sama-sama kami. So, parang medyo black sheep ako. Doon lang naman sa area na yun na parang gusto ko maging independent. Kasi simula talaga dati, nung nasa MNL pa lang, nagtataka ako. Lahat kami minor, pero nagtataka ako. Yung mga kasamahan ko doon na babae, nanay nila yung nagliligpit ng ano nila, maleta nila, yung mga gamit nila, nanay nila. Eh ako lahat. So sabi ko, parang doon ko na ano, kaya ko na talagang maging independent. So ngayon, dahil nga, ano na, check na talaga na si May, kaya niyang mamuhay mag-isa. Kasi may apartment na siya doon sa Bicol, ganyan, kinaya niyang lumayo sa family niya para mag-work. So ngayon, ang pag-uusapan naman natin, kailan ba nagiging, sa tingin natin na dependent ang isang independent na babae? Sorry lang. Hi, Maui K. Hi, Mandra. Kailan nagiging dependent? Sorry, nagtanong si Eka eh. Go lang. Anyways, ayun. Kailan kaya tayo natatawag na parang, hindi ako naniniwala na talagang 101% na independent tayo sa lahat ng bagay. I mean, kaya natin. Pero parang, alam mo yung feeling na, alam niyo na kung saan ito mapupunta. Parang masarap na, nakikita ko kasi sa Facebook, kunwari sa TikTok, yung mga independent, ganun, kunwari strong. Pero sa totoo, crybaby, minsan, ganun, parang, sarap magpalambing, yung mga ganun, yung mga meme, nakikita mo yun. Oo, dadating din sa point talaga na may minsan mas magaan talaga yung buhay kapag may katulong ka. Oo, totoo yan. Kasi totoo lang. Kaso iba kasi din sa ego mo. Kasi may ego naman ako eh. Iba yung dating sa ego ko pag kaya ko siyang gawin ng ako lang. Oo. Ano, yung pinahawakan ko. Pero iba pa rin yung comfortable, yung gaan ng buhay ko pag may katulong ako. Totoo. Kaso dumating na ako sa point na parang sobra na palagi siyang nandyan, siya yung magdidesisyon. Dumating ako dun sa ganun. Ay, oh my gosh! Nakita ko yun. Sabi ko, ngayon, kahit ano nga, yung ultimong pagbubukas ako ng pinto, sabi ko, hindi kaya ko. Pag sinabi kong, si Mitch na sasabihin ko yan, palagi. Uy, nabanggit na si Mitch! Hindi ko. Lagi ko sa kanya sinasabi ko, ikaw, pag sinabi, naiinis kasi ako talaga, pag sinabi ko sa iyo na kaya ko, ibig sabihin kaya ko, kasi kung hindi ko kaya, magsasabi ako. Kasi ultimong pagbuhat ng bag, pagbukas ng pito, naiinis ako pag bukas sa bag, yung mga magbubuhat.
hindi, nakita mo bang nahihirapan ako? Hindi naman. Magaan naman yung bag. Parang ganun. Kasi pag kaya ko, magsasabi ako pag hindi. Parang takot na takot siguro sila na ano, na hindi lang tayo nagsasabi. Pero feeling ko, wait lang, mamaya, ito yung usapan natin mamaya ha. Wait lang, aalala ha, kailangan alalahanin ko. So yun. Yun, kasi baka malito yung mga viewers natin na, akala ko ba sabi niyo independent kayo? Ba't nyo ngayon sinasabi na parang dependent kayo sa ibang bagay, ganun. Sana nagigets niyo na, parang may kaway. Hindi, feeling ko nagigets na din naman nila. Oo, 10K cutie na tayo guys, na independent tayo. Oo, pero, kasi kapag, kunwari, usaping love, sige, doon na tayo sa usaping love. Dun sa work natin, sa career natin, sa mga dapat natin, kung yung mga responsibilities, thank you, Zero One Baby, responsible tayo dun and independent tayo. Pero syempre, kapag pumasok ka na, na may katuwang ka, kunwari, sabihin mo na nasa relationship ka, alam nga namang, ang sakit naman sa partner mo kung ipapakita mo sa kanya na hindi mo kailangan. Di ba? Hindi mo siya kailangan. Kasi, kunwari, kung sa lalaki, ah, yun din yung parang ego nila na gusto nila, nakikita nila na kailangan mo sila. Oo, yun yung... Ay, yung ayaw ko. Yun yung nakakapagpataas kasi ng ego nila, na kailanganin mo sila. Kasi nga, galing na ako doon. Para, yes. ang dating na kasi ano, parang iniisip niya, kaya siya nandyan, kaya may nananatiling meron kami, kasi kailangan ko lang siya. Oh. Eh, ayoko itipin niya yun. Kasi nandyan ka sa tabi, sabi ko ngayon, nananatili ka sa tabi, kasi gusto ko. Hindi dahil kailangan kita. Kasi gusto ko kita sa life ko. Oh, gusto ko na sa buhay ko. Pero kung hindi kita gusto, wala ka. Kasi kaya ko namang gawin yun ng mag-isa eh. Mm-hmm. Pero aminado ako at some point, nahihirapan ako, naninibago ako kapag yung tao na yun o yung kung saan ako manasanay, pag bigla siyang nawala, ang laking impact nun sa akin. Kasi mga bagay na kung hindi kayang gawin talaga na siya lang yung nakakagawa. And when it comes to feelings naman, pag like sa nararamdaman na talaga, nagiging dependent talaga ako. Minsan, doon ko na de-depende sa tao na yun, yung happiness ko. Oo, yung mood mo, yung emotion mo. Oo. Pero feeling ko, kung gano'n, normal naman yun. Kasi kahit naman sabihin natin na responsable tayo, alam natin kung ano yung gagawin. Kung emotion, di ba, minsan, kahit sabihin mo na control your emotions, mahirap pa din. Parang, na-overpower pa din tayo ng emotion natin. So, yun nga yung ano, yun yung mahirap na kapag kunwari, ako, sanay akong mag-isa. Tapos, nasanay na naman ako na may katuwang ako, may katulong ako sa lahat. Tapos kapag naiwan na ako mag-isa, parang magtataka ko, hala, hindi ko na alam kung anong dapat gawin. Hindi ko na alam kung anong dapat yung desisyon na gawin ko. So, feeling ko, ang bottom line doon, kailangan mo lang talagang i-balance yung pagiging independent mo at pagiging dependent mo. Kasi, ano, dumating si May sa point na parang, pwede ba? Pwede ba ikwento? Sige. Hindi, kasi, syempre magka-roommate kami. Tapos, minsan parang, hindi mo kasi maiiwasan na marinig yung usapan. Kasi naka-speaker yun palagi. Tapos, minsan parang naiisip ko, eh, close naman na kami nun. So, ano, na-open ko sa kanya to lahat. Na-open ko sa kanya. So, naaawa ako sa kanya ng konti na parang, okay lang kaya si May ganun. Kasi, dumating sa point na kahit ano, kahit yung, okay lang ba yun? Kahit yung may bago siyang phone, naalala mo, magsiset-up ka ng ano, ng Apple ID. Parang iniisip ko, kasi kung ako may Apple, kunwari may phone akong bago siya, parang gusto mo na i-enjoy, mabago ko, ASMR ko, ganun-ganun. Kaso nga lang, ang nangyari, may namandali siya, patingin ako, ako na ganyan. Tapos nagulat, sino yan si Mila? Hi, Jowa. Parang nagsabi si May na bigla na, pwede bang ako na mag-setup ng ano ko, Apple ID ko? Tapos nagulat ako, sabi ko, bakit hindi ba ikaw dapat? Di ba ikaw dapat mag-setup? So parang medyo nalungkot ako kasi nga, syempre, ano, deserve niya na i-enjoy yung iPhone. Kahit maliit na bagay lang yun, pero alam nyo, gets nyo yun? Gets nyo ba? May kausap ba kami? Nagalot. Di ba yung parang may mag-take time muna na i-enjoy yun mo? Kasi ano? Ikaw ano, kasi pinaghirapan mo yung parang ganun. Sinaray ko siya ng ganun. Parang kung ano yung bagay na meron ako, parang kanya din yun. Parang ganun. Okay lang naman. Okay lang naman yun. Yung parang sa sobrang
grabe yung assurance na gusto kong ibigay sa kanya. Ultimo yung mga ganung bagay, hinahayaan ko mangyari. Pero nung time kasi na yun, parang yung excitement ko nga, di ba? Kasi na-afford ko yung new phone na yun. Nakapagod ka nun, pagod na pagod ka nun. Tapos tsaka sabi ko, gusto ko ako yung mag-setup kasi first ever, ay, parang first time nga talaga yung mangyayari. Kasi yung phone ko before na iPhone, yung first iPhone ko, hindi din naman ako nag-setup doon. Siya yung nag-setup noon. Tapos itong pang second time na nagkaroon ako ng iPhone, second time pa lang, tapos hindi ulit ako yung mag-setup dapat. Siya dapat ulit yun. Pero anong nangyari, di ba siya nga? Siya yung nag-setup noon. Yun ang, kasi pinayagan ko parang una, okay, noong una gusto ko ako yung mag-setup. Pero kung parang yun yung gusto niya mangyari, okay lang din naman kasi wala namang problema sa akin. Hindi, no big deal, no biggie. Yun. Tawag dito, anong sasabihin ko? Kasi, parang, nakalimutan ko yung sasabihin ko. Ayun nga si May, na parang hinayaan din niya kasi. Kasi feeling ko, parang natutuwa ka din eh, no? Natutuwa ka din na ganun. At sinong lag? Si May. Si May yung lag. Ako? Wala naman daw. Ito si Ero to si ano. Nang away ng viewers. Wala daw, guys. Hindi, parang si May. Ano siya? Happy naman siya na ginaganon siya. Ginaganon. Hindi ako happy! Hindi. Nung una nga, nung parang una-una, kasi natutuwa ka din, di ba, na nag-share kayo sa mga bagay, yung mga ganun ba. Pero, ang nangyari, katulad na parang na-over-control ka na. Pati yung mga dapat na decision para sa sarili mo. Kung pa, kunwari, for example, kung paano ka kumilos dun sa nasa loob ng talk. Ganun, di ba? Tapos sobrang nakapitan. Oo, kung sino yung pwede mo lapitan. Kung ano pwede mong gawin. Kung ano pwede mong gawin ngayon. Di ba? Sobrang wala ng boundary. Na, feeling ko, kahit gano'n mo kamahal yung tao, lalo na kunwari, independent ka, nasanay kang independent, kahit gano'n mo kamahal yung tao, masasakal at masasakal ka din na parang kahit anong pagmamahal pa yan, kahit gano'n kalaki yung pagmamahal na bibigay mo para dun sa tao, ikaw yung mauubos at mauubos. Kahit yung pangunawa mo sobrang haba, di ba? Gets nyo yun na, kasi yung energy na sana sa sarili nyo, nasha-share nyo na din. Na dapat may hangganan, di ba? Kaya tingnan nyo. Actually, kung nanood kayo ng The Guest List, ang ganda ng mga comment kay May. Yeah! Nanood ka? Oh, ang ganda ng mga comment sa kanya. Tapos sobrang ano talaga ako. Sobrang nag-a-agree talaga ako. Hi, Maui! Guys, ipa 10,000 nyo naman na kami, guys. Lahat ng... Bye! Yung ma-awesome love. Kaya mga titong galing ibang bansa. Ayoko! Difference! Oo, tawag dito... Sobrang laki nung naging improvement ni May nung siya na yung nagde-decide para sa sarili niya, yung bumalik siya sa pagiging makahalubilo dun sa tao, di ba? So ngayon, Mitch May, wala naman si Mitch dito, oh. Hi, Jenny! Charot! Hi, Jenny! So ngayon, ang tatanong na natin kay May, kasi nakikita ko na ulit yung balance na si May eh. May mga boundaries na siya. Lagi niyang sinasabi sa akin. Thank you, Jenny. Lagi niyang sinasabi sa akin na, ay, ayoko na kapag umabot sa ganito. Dapat may, di ba? Nag-open ka sa akin ng mga ganon. Sabi ko, oo, tama yan. Mag-ano ka pa din. Mag-ano ka sa sarili mo, mga ganyan-ganyan. Pero, happy siya ngayon. Kasi, yun yung ano, yun naman bakit yung... Bakit happy ka ngayon, May? Kung happy ka, bakit? Kasi, yun yung naman yung past ko na yun. Yun naman yung naging dahilan kung bakit naging dependent woman ako. Yun yung naging dahilan. Kasi before din naman siya dumating sa akin, independent ako. Oo, kaya kasi, nga. Nga, diba, umalis ako sa puder ng mama ko, dun yung nag-start. Sa puder ng pamilya ko. Dun yung nag-start, dun ako nag-start magluto na sarili ko ulam, maglaba na sarili kong damit, mag-grocery para sa sarili ko. As in, at kapag ganun, diba parang pag may nagagawa ka para sa sarili mo, para maayos yung life mo, ang sarap sa feeling, diba? Oo. At saka, yung plan ng time na yun, gusto kong sanayin yung sarili ko ng ganun. Oo. Time na yun. So, nung nakila, feeling ko, ito yun. Oh, okay, guys.
isa yun sa dahil lang kung bakit parang na nahulog talaga. Nahulog talaga siya kasi alam niya na kaya ko kahit wala siya. Parang ganun. Dumating sa ganung point, lagi niya sinasabi, ang hirap daw sa akin, alam ko daw sa sarili ko, nakakayanin ko kahit wala siya. Kaya, tapos, binigay niya lahat ng ano. Kaya binigay niya din lahat talaga. As in, binigay niya lahat. To the point na yung first time kong puntahan ng mga lugar, pupuntahan namin, aalamin niya kung ito yung unang beses para maaalala ko siya. Parang ganun. Gusto niya, maaalala ko na, ay, siya yung nagbigay nitong bagay nito, siya yung nagpa-experience ito. Parang ganun. I mean, nung una, nung yung nakikita ko kayo, nung dati, natutuwa ako, na, di ba nakukutan pa ako, sabi ko, ang cute naman, parang siya yung mag-aasikaso ng ganito, ng ganyan. Tapos parang natanong ko siya, hi Roxanne, natanong ko siya kung okay siya, ganun-ganun. Pero si May nga kasi, happy din naman. Though stress siya ng konti kasi nga, sobrang hirap din talaga nung naging life namin sa Opo campaign po Tumawi sa loob ng season 4. Kasi grabe talaga yung ginagawa. As in, kung ako man yung tatanungin na legit ba na bakit nag-ganyan-ganyan, naging ganun. Ako talaga yung makakapagsabi, totoo talaga, sobrang hirap talaga pagsabayin ng ganun ka-stressful na trabaho. Tapos nasasabayan pa ng stressful na relationship. Sobrang hassle talaga. Hirap talaga. So, ngayon, si May, okay ka, May? Alam niyo ba, first time ko lang mag-travel with friends. First time ko mag-bar with friends. Totoo. Kasi hindi ko ngayon nagagawa kasi nga, puro bawal. Kailangan mo muna tapusin to, gawin mo muna to. Parang mga ganun. Kahit yung partner mo naman siya, boyfriend, okay, boyfriend mo siya, hindi mo pa rin pwedeng gawin yung mga bagay na gusto mo gawin. Kailangan, halimbawa yung mag-hangout with friends. Oo, oh, ngayon lang nag-follow si Mitch. Pero ano lang din ah, disclaimer lang din. Syempre hindi naman mamaya kasi isipin, grabe naman sila, parang pinagtutulungan pa nila yung dati, eh tapos naman na yun, tapos naman yun. Hindi naman, parang pinag-uusapan lang din namin kung saan ba nagmumula, kung bakit kami ganito ngayon. Parang ganun lang din naman. Pero, of course, si May for sure, thankful siya sa naging face niya noon. Diba? Sobrang thankful siya and of course, hindi niya yun makakalimutan. Hindi siya makakalimot na maging grateful na napagdaanan niya yung ganun. And dun sa tao. Pero it's just that, meron talaga tayong mga sitwasyon sa life natin. Meron tayong mga tao sa life natin na eventually, ma-outgrow na natin. Diba? And hindi siya, ano, yes, for the series kami, parang ang talitalino na. And hindi ibig sabihin nun na, kunwari, na nawala tuloy ako. Wait lang. Witty tayo. And eventually, ma-grow. And hindi mo mapipilit yung sarili mo. Alam mo yun, parang okay lang na ma-feel bad ka. Pero after all, malalaman mo talaga kung anong best sa'yo. What's best for you. And kung ano yung sa tingin mo makakatulong sa improvement mo and sa future life mo. Diba? Feeling ko ganun yung ginawa ni May. Oh, naiiyak na siya, guys. May, alam mo, hindi mo sinasagot yung tanong mo. Ngayon nga, happy ka nga. Oo, masaya na. Independent ka. Bumalik ka na, di ba? Pero, meron ba sa part mo ngayon na parang nagiging dependent ka ulit? Oh my gosh, sinigiling na ako! Paano? Hi, B2KS. Hi, B2KS. Hindi, parang ano, parang bulaga. Hi, B2KS. Ano ba? Ano masagot mo? Siguro, may mga maliliit na bagay na ganun. Na parang, syempre, tao pa din naman tayo. Kailangan pa rin, kaya nga tayo may kasama sa mundong to kasi kakailanganin din natin. No man is an island. Tama ba? No man is an island. Hindi ko sure. Tama, di ba guys? No man is an island. Oo. Talaga. Waiting na tayo. Dapat tumuo ka na lang. Okay, oo. Asan ako? Siguro, yung... May mga bagay, pero hindi ko naman sure. Hindi naman siya ganun kalalaking bagay na, ano na, parang dumidepende na naman ako. Oo, yun.
Oo, wag yung gano'n na depende ka na naman sa gusto ng ibang tao. Pero ito na lang, parang 'di ba, syempre independent woman. Dapat kasi parang ang naiisip ko, dapat nakikita ng tao na lagi tayong strong, lagi tayong okay, lagi nating buhat na buhat yung sarili natin. Pero ngayon, 'di ba ganun tayo? Pero ngayon, may mga times ba na tumitiklop ka? Paano tumitiklop? May tao bang nagpapatiklop sa pagiging independent woman ni May the Flash? Ayun na! Ay, wala! Ay, wala? Wala. Kasi ako pa rin naman nagdi-decision eh. Hindi naman sa pagdi-decision, alam na nga natin na independent ka naman. Independent ka na, bumalik ka na sa true you, the beautiful you. Pero, hindi naman sa pagiging dependent yun sa decision eh. Hindi lang naman yun, di ba? Ano ba yung nakakapagpatiklop na sinasabi mo? Kunwari, ganun ka, ay, kaya ko nang wala sila, kaya ko nang wala ka, ganyan. Tapos kapag ka, ginanun ka na, ganun ka, ganun ka na. Gets mo na. Yung parang, pag hinawakan ka dito, ganun. Baka nagpapakilig, hindi mo pa ano yun eh. Diretsuhin eh. Ang alin? Aso nagpapakilig, oo ka. Ano ba yung term? Yung right term kasi? Anong hindi ko nga alam kung anong term. Hindi kasi pagpapakilig kasi ang babaw nun. Oo. Oh. Katulad ko sa akin. Oh, sabihin na natin sa akin. Kunwari, parang kaya ko itong gawin, ganyan-ganyan, wala akong emosyon na ipapakita. Pero pag andyan na siya, parang, baby ako. Okay. Ganon. Parang gutom ako, gusto ko ng ano, shomich. Ay, hindi. Shomich pala yun. Oo pala. Teka, gusto mo ako na sumagot para sa'yo. Hindi matalas. Oo. Sobrang dalang lang. Parang halimbawa, ano. O sige, sabihin natin si Mitch. Kasi. Parang napipilitan ka na sabihin si Mitch. Hindi, sabihin ko kasi wala rin naman ako si ibang Mitch. Taong hinahayaan na. Wala naman talaga, dapat si Mitch lang. Eto na nga, sinasabi ko na. Tsaka ako, oo. Parang pag halimbawa, yung katulad nung pinakamaliit na ano na, parang pag nagki-crave ako, ganun. Or pag stress ako, ayan. Perfect example yan. Parang dumating sa point na sobrang na-stress ako sa loob. Exhausted talaga ako yung buong araw kasi ang daming ganap na mag-end season na. Sobrang dami ng ganap. Tapos, guys, 10K naman tayo. Para pig 10K kami. Ay, 20K pala. Grabe kayo. 4K? Kasi kaya ko lang din minamadali usapan namin kasi may campaign siya para on time kami. Pero kung wala to, hanggang, mami, hindi kami magsasalita hanggat hindi kami nakaka-100K. Guys, bagsak naman kayo. Eh, pa 10K nyo na to. Grabe naman kayo. Pa 20K nyo naman kami. Para tig 10K kami. Di magsasalita yan si May. May, mag-mute ka nga. Mag-mute din ako. What? Ayan na. Thank you, baby. Zero. Tinalangan dyan ka, baby. Yes. Yes, of all. There. A game. Ano, nasa na ako? Ay, wala, nag-crave ka or stress ka, gano'n. Katulad na, syempre, pag like, stress ka or kailangan mo na something na makakapag-light. Parang, ay, sana. O, gano'n. One time, so, parang stress ako, ganyan. Eh, si Mitch, parang alam niya yung isa sa mga paborito ko. Tapos, hindi ko nag-order siya ng Mango Graham Shake sa favorite store ko ng cake. Tapos, yung time, hindi ko na isabi niya, gusto mo ng Mango Graham Shake. Sabi ko, hindi. Kasi pag ganun, parang, pag nag-crave ako, kaya ko ibili yung sarili ko nun. Uh-huh. Pag gusto ko, order ako, go. Pero nung time na, hindi niya sinabi na nag-order na siya. Tsaka niya sinabi nung naka-order na siya, tapos padating na. Parang ganun. Tapos inabot niya sa akin. No, as in, sobrang gusto mo talaga yung mukha ko nung time na yun. Tapos yung isang higop ko lang dun sa Mango Graham, sabi ko, pag higop ko lang talaga, sabi ko, ano? Okay, may pag-higop ko lang. Pag-sip-sip ko talaga. Tapos yun na, parang napatawa na ako. Ang gumaan, medyo gumaan yung ano ko, yung araw ko noon. Sabi ko, yun yung time na nagsalo-salo kaming apat nila, Gail, ni Ferry, ni Pau dun sa Mango Graham. Ah, sa loob pa, sa loob pa ng mansion. Sa loob pa, nagpa-practice nga kami. Yan yung pinakauna.
Na oo, parang yun, parang yung yun time na yun na sobrang parang sobrang pagod, sobrang daming isipin, daming dapat gawin. Tapos syempre eh parang natuturo din ako nun sa loob, 'di ba? Kasi nga ang daming i-perform, so napapagod ako, ganyan. Tapos yun na, parang doon niya ako natulungan. Parang dumepende yung happiness ko. I don't know. Araw na yun sa kanya. Oh, 'di ba? Parang doon nga natin mapapasok yung thought na sinabi mo nga kanina, kaya ko naman bumili ng sarili kong mango graham shake. Pero tingnan mo, nung galing kay sa ibang tao, parang iba, iba siya. Parang, oh, naalala niya ako. Oh, kahit independent ako, parang ang sarap pa din pala sa feeling na ganun. Patawag lang sa to. Para sa'yo. Ganun. Totoo. Guys, let's go na 10K. Meron pa tayong 11 minutes, so... Hi, guys! Hello po sa mga bagong pasok. This is Tinkerbell Talks. Uy, dahil kinilig si Mitch. Tama yan, Mitch. Tama yan. Dahil inaangat kita, kapatid. Yan, Mitch, tama yan! Tama yan! Nice, nice. Gusto ko tuloy ipa-up si Mitch. Si Mitch siguro, alam mo, yung ngiti niya, nakaganito na. Tinan mo, yung ganyan naman niya. Siguro, yung ngiti ni Mitch, siya mag-pause out. Nakaganito niya na. Oo, oh, nakaganito na. Mitch, basta ang so ang bottom line talaga yung mga independent woman in general, independent sila, pero in terms of dun sa alam mo yon, yung sa heart nila, yung inner pagpapabebe nila, may mga sundot pa din talaga. May sasabihin namin na ano, hindi mo, oh, 'di ba, hindi mo naman kailangan ng ganito, kaya mo naman gawin mag-isa. Iba pa rin kasi yung nagpapalambot nung nararamdaman namin. Parang gusto namin sumandal sa someone na gusto. Yes. Kung ano, sa taong napaka-comfortable mo. Sa taong gusto mong kasama, syempre. Pero yun nga, kung ano, responsible, independent, yes. Yun din. Pero parang responsable lang. Oo, oo. Pero kung dumating man yung ito question. Kung dumating man yung time na parang yung taong yon, for example, oh, sige si Mitch. Nawala na. Hi CJ, parang wala na siya. Nawala na siyang bigla. Kakayanin mo. Bakit? Hi, CJ! Wait lang, may kausap si May. Go lang, go. Hey, narinig mo yung tanong ko? May tanong ako. Oo, wait lang. Drop muna bago sagot. May time pa naman tayo. Guys, 10K nyo na, guys. So, i-drop nyo na yan. Mamaya mag-drop pa ulit kayo kasi campaign siya. Thank you, Mousy. May itong campaign na to, diretsuhin mo na din. Pasukin na natin to parehas. Kung gusto mo lang. Ano yan? Grocery? Oo, grocery. Gusto ko nga sumali kasi nakasali na ako dun sa phone. Hindi. Finale mo naman ngayon, di ba? Oo. O, tapos na. March 10 pa tong isa eh. Ah, okay. Go. Para pasok na tong... Baby, di ba ganun? Pag pinaghatian namin yung dias, pwede na din siyang makapasok sa campaign? Hindi. Ay, hindi pala, May. Charot lang. Dapat mag-join muna ako. Ano? Dapat mag-join muna ako dun sa campaign. Oo. Hindi pala din bilang. Pero okay lang. At least, dagdag na din. Guys, let's go 10K. Yung tanong ko kay May... na pag umabot tayo ng 10K, sasagutin na natin. Hi, Angel Mac! Paano kapag nawala na yung taong andyan, tanggap kahit, ano, kahit independent ka, and andyan para masandalan mo sa tuwing napapagod ka sa pagiging independent? Paano pag nawala yun? Kakayanin mo ba? Oo. Ilang beses ko... Sabi ko ipa 10K muna, ba't sumasagot ka na? Sabi pa, drop muna nga eh. Ano ba to? Ano ba to? Ano ba tong guess ko? Ngayon, ito yung anong bihan. Arnel, hi. Thank you, Angel Ma. Hi, Arnel. EDAJ, hello. Huwag niyo ko ipahit. Arnel, thank you. Arnel, hello. Thank you, Arnel. Hi, Brad. Thank you for following me.
Sabi ko, wag mo na sagutin. Ito lang yung tanong na sasagutin niyo. Pero sumagot, oo. Oh, oh. Oh my gosh! Oh my God, thank you, Arnel! Thank you, Arnel. Yes, then. Okay, ayan na. Sige. Ngayon, sasagutin mo na ang oo. Oh, oh. Nasagot mo na ang oo. Oh, oh. Ngayon, why? Thank you, Arnel! Thank you so much. Wow, thank you, Arnel. Hot. Hehe, thank you. Thank you po. Guys, may campaign tayo, guys, if you want to send virtual gifts, any gifts dyan, the 100 Ning, 1, 2, 3, 4, ayan, pasok po yan sa ating campaign na sinalihan. So, going back kay May, the pleasure. Thank you, Arnel. Thank you, Arnel. Oo, kasi parang kinaya ko naman ng maraming beses na. Kasi pag in a relationship ka talaga, or may partner ka, dadating talaga sa point na magiging dependent ka. Thank you, Arnel! Nakikinig ako, Maya. Thank you, Arnel! Magiging dependent ka talaga. Kasi, wala. Nasa isang relasyon kayo, so may mga bagay talaga na gagawin siya para sa'yo. Para yes. Sa pagkakagaan ng buhay mo, dadating talaga sa ganung point. And, kasi ginagawa yun through love. It's coming out from the heart. Yeah. Fill in the blank. Thank you, Angel Mac and Ems. Oo, ganon. Pero, oo naman, kakayanin ko naman. Siyempre, mga unang araw or ano siguro, mahihirapan ako. Pero hindi naman ibig sabihin dahil mahihirapan ako, hindi ko kakayanin. Yes. Kakayanin ko naman. So, alam mo na, Mitch. Ha? Sabi ko, alam mo na, Mitch. Kaya, ultimong pag, ano, pag like, mag-commute, gano'n. Sige, sinasanay ko yung sarili ko na kaya ko mag-isa bumiyahe. Thank you, Arnel! Thank you! Dali siya tayo, May? Or si Arnel? Hindi, ngayon ko lang na siya. Ala, thank you, Arnel! Please follow both of us. Thank you. You're so strong and independent man. Katulad yan, guys. Independent kami. Pero pagdating sa Kumu, dependent kami sa inyo. Kaya drop. Nag-dependent po kami. Ayan. Yes. Magsasabi kami, please drop. I need to win kasi. Yes. Dahil pag hindi tayo dependent dito sa Kumu, nga ang pagiging independent. Kasi ako magiging independent woman dahil dependent kami sa Kumu. Yes. Kaya go na, guys. Ipa-20K na natin bago ito mag-end. Aalis ka na saktong 10. Okay, go. Kasi nag-schedule ako sa ano. Sabi ko, go. I got you. So, ano, may sasabihin ka pa. Ano yung sasabihin mo? Ha, wala na. May tanong ka pa ba? Wala na din. Hindi, akala ko hindi ka pa tapos. Sumagot. Guys, wait lang. Dahil meron na lang tayong 4 minutes. So, sana nag-enjoy kayo sa aming chit-chat. Napaka-iksi lang nito. And medyo nape-pressure pa akong pa ako sa magiging flow ng conversation kasi limited lang yung time. Pero hindi talaga kami ganito mag-usap ni May. Sobrang tagal talaga namin pag nag-usap kami. Kaya, oo. Kaya kapag naghihilamos po kami, pag nasa CR po kami, ayan, expected na ng mga ka-roommate namin na sobrang tagal talaga namin. Kasi, iba-iba ang friendship talaga namin ni May. Kasi siya lang ang nakasabay ko talaga. Doon ko talaga masasabi na iba talaga yung friendship namin. Oo. Thank you, Arnel. Kasi sa lahat ng nakasama ko. Nakakasabay ko siya. Oo. Sa THO, sa lahat ng bagay, si May lang talaga yung nakasabay ko. Same. Kaya iba ang aming friendship. Thank you, Arnel. Thank you so much. Ay, si Melly. Ano? Nakasabay ko yan. Ay, si Melly nakasabay. Ako hindi si Melly. Nakasabay ko yan. Ay, nakasabay ko lang siya. Pero hindi yung literal na magsisiksikan kami sa loob ng shower. Thank you, Arnel. Oo, ikaw kayo, oo. Ako hindi. Ikaw lang nakasabay ko. Kami ni Melly, magbihes. Nagsasabay kami. Kami ni Belle, lahat. Oo, lahat talaga. Kaya sobrang madami kami. Yung friendship na namin, ang bilis lang nangyari. As in, ang bilis lang. Oh, like, no? Parang isang usap lang. Tapos, ayun na, nagtuloy-tuloy nang gano'n. Oo, totoo. At saka si May, masasabi ko talagang naging dependent ako kay May at dependent sa akin si May. Kasi hindi siya bababa hanggat hindi. Oo, nagulat ako dyan kay May. Tara na, Belle. Tapos, lagi siyang, feeling ko nainis na siya once sa akin or hindi ko alam. Thank you, Arnel. Thank you so much.
Siguro, kasi, oo, pero hindi naman like sobrang inis. Yung binibitangan na tayo, tapos ayaw mong bumaba. Ayaw niya hanggat hindi tapos yung mukha niya or yung buhok niya. Talaga, bim bumaba. Patigasan talaga. Lagi nakaganyan, no? Ben, tara na. Tapos yung bag niyang maliit, dala-dala, tara na. Oh, ito na. Mauna ka na. Hindi, antayin kita. Kahit parehas kami nga, no? Pagalitan ni Mama Carla at matiketan. Yun yung hindi kami nagkasabay. Matiketan. Never kaming natiketan. Never kami nahuli na nagsabay maligo. Kasi bawal yun, di ba? Bawal kasi yun. Never kaming nahuli. Oh, never kaming nahuli. So, yun na nga, guys. Thank you so much at nag-enjoy kayo sa aming short conversation dito sa Kumu, Chikahan. And sana nag-enjoy nga kayo. Nag-enjoy ba kayo, guys? Sana pa 25k nyo na to or 30k habang may 1 minute pa tayo. Oo, ilang 104 na lang to. So, sana nag-enjoy kayo, guys. And alam kong bitin, kaya naman, meron kaming gagawin ni Make once na magsama na kami. Magkakaroon kami ng vlog together. Sit down vlog yun. And magiging exciting siya kasi naisip ko na siya nung nakaraan pa. So, sinabi ko na din sa kanya. So, maganda yung vlog na ayan na, nag-vlog siya. So, yun guys. Thank you, May. Huwag ka muna umalis. Baka ipaano tayo. Wait lang. Thank you, Arnel. Thank you so much. Guys, sa mga naka-follow sa akin, na hindi pa naka-follow kay May, sana i-follow nyo siya, guys. And sa mga naka-follow kay May, follow nyo ako. Abangan nyo kasi sa next week. Oh, lakas ni Arnel. Grabe, Arnel. Thank you so much. Thank you, Arnel. Maraming salamat. Kailangan ganyan tayo, B. Thank you. Oh, abangan nyo, guys. Yes, follow both of us. Kasi kapag madami nag-request sa inyo na i-guess ulit si May, i-guess natin siya. Wait lang! Abangan nyo din pala ngayong buwan. Abangan nyo ang aking Kumu account kasi baka i-guess ko silang dalawa. Meron ako para sa inyong dalawa. Okay, go. Iyaano ko yan. Ipaghahandaan ko yan, guys. Para sa ating minamahal ng mga MM fans. MM! Invite mo lang ako. Oo. Alam nyo naman ako ang isa sa mga pinakaunang nag-angat sa MM. Kaya naman, bibigyan ko kayo ng ano. Galit ako. Thank you, guys. Kailang, ayan na nag 20k na. Guys, ipa 20k nyo na din si May bago siya bumaba. Okay lang, go lang. Okay lang kasi hindi counted sa campaign ko. Okay lang kahit wag na sa campaign ko na lang. May hati pa si Belle eh. Thank you, Arnel. Thank you, Arnel. Gabs, Arnel. Thank you. So, guys, it's already 10. Sa lahat po ng viewers, tawa show. Sa lahat po ng viewers dyan ni May, abangan niyo yung live niya, 10. May campaign siya, guys. So, support natin si May. And ako, patuloy lang ako magla-live dito. So, thank you guys so much. Before umalis yung mga viewers dyan ni May, follow niyo na ako, guys. And, ayun, sana abangan niyo din yung mga next shows ko pa. So, habang madami pang viewers, follow niyo na si Belle para sa mga next live niya and guests niya. Yes, exactly. Tama yan. Ayan, guys, ang aking mga live, para lang din alam niyo, tuwing Monday po ang aking live ay ano yung live? Bell's Melody. So, Bell's Melody, jamming session, music. Baka i-guess ko din si May. Hindi gusto ko ba? Hindi na? Katapusan na lang kayo na yun. Bell's Melody, kantahan po yan. Tapos, tuwing Wednesday, ito, Thinker Bell Talks. Ayan, mga deep conversation, deep talks, ganyan, heart-to-heart talk. Deep talk talaga kami. Diba? Kung ano-anong pinag-uusapan namin ni May, kaya ngayon lumalabas talaga eh. Yeah. So, tuwing Friday naman po, Fry High Virtual Concert. Oh, sorry, May. Ah, wow, may pa-virtual concert. Yes. So, yun guys, yun yung mga live ko. And sa mga days na wala. And may Becca Mukbang show din pala kami ni Eka, kasama si Eka. So, kapag walang mga ganong shows, wala yung sa araw na yun, nagka-catch up with me po ako. So, live update lang yun guys. Chikahan lang tayo. Oh, abangan nyo guys. Baka i-guess ko si May sa ibang show. So, yun guys. Oh, fast talk. Sige. Kapag dalawa sila ni Michi. So, guys, thank you so much sa nanood dito sa aking live. May, thank you so much sa pagpapaulak.
pag-invite. Sa susunod ko na guys, tatanungin ko, chocolate or stick-o? So, abangan nyo na yung sagot niya sa tanong kong yun. True friend mo yung kasama ko. Okay. Diba? Chocolate or sicko? Okay, guys. Deep talk or deep connection? Kami both. Both kami ni May kasi may deep connection kami and mahilig kami sa deep talk. Yes, yes. Sige na. Thank you so much, May. I love you so much. And I love you. Miss you. See you soon. I miss you. Bye, everyone. Bye, May. Ano? I Bell Nation. Wow. Thank you, May. Ayan, guys. Sana nag-enjoy kayo bago kayo umalis sa aking live. Wala na si May. Please do follow me. And ngayon, magpapatuloy pa din ako mag-live. Guys, nag-enjoy ba kayo? Sobrang saya ng live ngayon. Alam mo, ang sarap talaga magtrabaho kapag ka, ano, kapag ka, alam mo yon, natural lang lumalabas lahat. Ma, love you. O, ubitin, di ba, guys? Oh, mag-up daw si Maui. Alam ko may mga kasama si Maui, mga Baby. Friends ko din eh. Let's go! Let's go! Sana okay lang kayo, guys. Sino po sila? Sino po sila? Guys, ayun yung mga bakbak friends. Uy, si May Dap. Followers mo po kami, ate. Diyos ko po. Baka pwede po ano, mapakaw. Oo, guys. Sana nag-enjoy kayo sa aking live. Pwede mo pa shout out. Ayan yung mga aking mga ibang friendship. Si Kim, ate. Si Dwayne, patit ni Eka, tsaka si Mark. Ate, 2010 pa lang nakapollow na kami sa'yo. Uy, ate, sana pwede mo kami mapansin. Tino mo sila, i-video call mo nga to sila, baby, oh. Tama. Tita Eka? Tita Eka, nagano ka daw. Hi, Jack! Wait lang, guys. Magdi-dinner na ako dahil tapos na din naman. Guys, bugsok nyo na ako. Hi. Magsak. Hi, ma. Mami Bell daw, hi. Sa tagal nung 20,000 lang yun. Bell, hi daw. Hi daw, jok. Hi, Jack. Sige po, tinanong. Hi daw. Hi, Jack. Bababa ako na kayo, kawal bata. Okay. Uy, out na ako dito, muntang. Ayan guys, so sa lahat ng mga natira dito, hello everyone. Kakain na tayo ng dinner. Itong, so tapos na ang ating show. Sana nag-enjoy kayo. I-comment down below nyo lang kung sino yung mga gusto nyong i-guess ko sa susunod. Kanino to? Sa'yo. Okay, ito. Tapos na ako.